Hello, what's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang pangpaswerte natin sa araw na to ay sili. Ang sili ay nagbibigay swerte hindi lang sa buhay natin kundi sa ating mga negosyo. Kung kaya't kung gusto nyong maging matagumpay ang inyong mga negosyo, gumamit na kayo ng sili. Kung paano, ituturo ko sa inyo. Kaya't kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! What's up mga ka-money magnet? Narito naman tayo para talakayin ang isang negosyong maswerte. Gusto nyo bang maging maswerte ang negosyo nyo? Alam nyo bang ayon sa feng shui, isang pangpaswerte ang sili? Tama ka sa iyong narinig. Simplihan lang natin, sili lamang ang gagabitin natin pero maaari na itong magpasok ng maraming swerte sa ating mga negosyo. Maraming proseso tayong dapat gawin para swertihin gamit ang sili. Pero bago natin pag-usapan ang swerteng dala ng sili, dapat mo ring malaman na meron tayong mga dapat gawin sa ating mga negosyo kung pwesto man yan para lalo tayong maging matagumpay. Una, kung meron kang pwesto ng isang negosyo, huwag na huwag kang sisipol sa loob ng iyong business sapagkat sinasabing ang pagsibol ay pagtawag ng mga bad elements sa loob ng iyong pwesto kung kaya't ang mga negatibong bagay ay naa-attract mo. Kaya't kung meron man kayong tindera at tendero, pakaiwasan at sabihang huwag sisipol-sipol sa loob ng iyong pwesto para hindi kayo maka-attract at makatawag ng mga negatibong elemento at negatibong bagay. Pangalawang dapat niyong pakatandaan upang maging maswerte ang iyong negosyo ay dapat maliwanag ito. Huwag niyo nang tipirin ang mga ilaw sapagkat ito ang nag-a-attract upang ang mga customer niyo ay ma-attract na pasukin ang iyong negosyo. Pansinin nyo lamang sa mga may pwesto sa lahat ng mall o kahit saan. Hindi ba ang dinadayo at pinapasok ay yung maaliwalas na pwesto at maliwanag? Sapagkat ang isang maliwanag na pwesto, maraming ilaw, ay nakaka-attract ng maraming customer. Kaya huwag nyo nang tipirin ang ilaw nyo. Mas maliwanag, mas maganda upang mas maraming customer ang ma-attract nyo. Bukod dito, kapag ikaw ay may negosyo, bago sumikat ang araw, kinakailangan ay nakapagbukas ka na. Sapagkat kapag tanghali ka nang nagbubukas, paniguradong wala ka nang maaabutan. Karamihan sa iyong mga customer ay maglilipatan na rin sa kabilang pwesto. Ano pang maaabutan mo kung tanghali ka nang bumangon, tanghali gumising at tanghali magbukas ng pwesto? Kung talagang gusto nyong maging matagumpay sa pinili nyong larangan, lalo na kung sa pagninegosyo, simulan nyo sa sarili nyo. Tandaan nyo, disiplina sa sarili ang una nating kailangan para tayo magtagumpay. Kung wala kayo yan, kung wala kayo ng ganyang pag-uugali, huwag na kayong magnegosyo dahil siguradong lalagpak at masisira lang ang negosyo nyo dahil kayo mismo ay hindi nyo na-disiplina ang sarili nyo. Kaya tatandaan, simulan sa sarili para ang negosyo ay magtagumpay. Alam nyo ba ang isa rin sa atraksyon para sa negosyo ay ang pagpapatugtog? Maniwala ka sa tindi, kapag ikaw ay nagpapatugtog habang meron kang negosyo o pwesto, mas maa-attract mo ang mga taong pumasok sa pwesto mo. Natatanggal kasi nito ang mga negatibong enerhiyang nagiging stagnant na. Sa pamamagitan ng pagpapatugtog, maa-attract mo ang mga customer at matatanggal mo ang mga negatibong enerhiya. Kadalasan nga, ginagawa rin ito ng mga feng shui ang pag-iingay o pagpapatunog para
para magtanggal ng mga elemento at negatibong enerhiya. Kaya nga tuwing pagsapit ng bagong taon, ginagawa rin natin to para ang dating ng 2021 ay maging maganda. Ganun din sa ating negosyo. Pagka ikaw ay nagpapatugtog, mas maraming maa-attract na customer at mas magiging buhay na buhay ang negosyo mo. Kaya't alam na alam yan ang mga pungsoy, sapagkat alam nila kung gaano kahalaga na binibigyan mo ng emphasis ang pagpapatugtog para maka-attract ng mga customers sa loob ng iyong pwesto. Yan ang mga bagay na dapat niyong tandaan kung nais yung magnegosyo o kung meron na kayong pwesto, gawin niyo na ang mga bagay na yan para magtagumpay kayo. Pero pagsimula naman natin, gamitin ang sili sa bawat bagay na meron tayo sa negosyo natin para magtagumpay. Sa paanong paraan natin gagamitin ang sili? Una, makakagamit tayo ng sili na imahe lamang nito sa pamamagitan ng pagbili ng mga wind chime na gawa sa sili. Maaari mo itong igalagay sa front door o sa entrance door sa harapan. Habang humahangin at naririnig ang ingay nito, tumutunog pa habang ikaw ay nasa loob ng pwesto mo, makaka-attracto ng biyaya, blessing at oportunidad para magtagumpay ang iyong negosyo. Nag-aakit din to ang mga tunog nito, parang naririnig ng mga customer na iniengganyo silang pumasok sa loob ng iyong pwesto. Kaya't ang paglalagay ng imahe ng sili bilang isang wind chime ay magbibigay ng magandang atraksyon sa lahat ng customer para dayuhin ang pwesto mo. Kung meron tayong imahe ng wind chime, meron naman tayong gagawin at magdadala tayo ng buhay na elemento sa ating store. Buhay na elemento ang isang halimbawa ay halaman. Kung maglalagay ka lamang ng halaman sa entrance door, magkabilang gilid ito ay maglagay ka ng halamang sili. Habang umuusbong ang sili, habang lumalaki ang sili na iyong itinanim at inilagay sa magkabilang gilid ng entrance door ng iyong store, makikita mo rin at mapapansin ang unti-unting pagtayog, pagunlad at pag-asenso ng iyong negosyo. Kaya't kung mapapansin mo, kung ang sili na yan ay namatay at hindi nabuhay, ibig sabihin lang nito na may darating problema na magbibigay sa iyo ng matinding sakripisyo para isipin mo kung magpapatuloy ka pa o hindi, sapagkat paunti-unti ay lulubog ang negosyo mo kapag namatayan ka ng sili sa harapan ng entrance door. Kung kaya't pakaalagaan mabuti ang ilalagay mong sili sa entrance door na magkabilang gilid, alagaan, diligan at bigyan ng halaga para mabuhay at tumayog at umunlad. Sapagkat kapag ito'y lumalaki at sumisibol ng matindi, matindi rin ang grasyang ibibigay nito sa iyong store. Matinding tagumpay, kaya't ang pagpapahalaga ay kinakailangan nila upang ang tagumpay ay makamtan mo rin. Para nang sa ganun, makamit mo ang buhay na iyong inaasam-asam. Pangatlong bagay na huwag mong kakalimutan na ilagay ay sili sa lalagyanan mo ng pera. 3 piraso lamang ay sapat na. Huwag niyong sosobrahan at gagawing 4, sapagkat ang numero 4 ay patay ang ibig sabihin ayon sa feng shui. Kaya't huwag kang maglalagay ng 4 na piraso. 3 piraso ang ilagay mo para maging maswerte. 3 piraso ng sili sa lalagyanan ng pera. Bakit 3 piraso? Ang numero number 3 ay maswerte rin ayon sa feng shui. Kaya 3 piraso at wag number 4 na patay ang ibig sabihin. Kasi kung 4 na piraso, kahit maswerte ang sili, numero 4 naman ang ginamit mo, kaya't maaaring mamatay ang negosyo mo o lumubog. Kaya 3 piraso lamang ng sili ang gagamitin mo para tagumpay ang makamtan mo. Ang 3 piraso ng sili na yan na nilagay mo sa lalagyanan mo ng pera ay mag-a-attract ng maraming benta, maraming kita at maraming pera. Basta tatandaan lang, huwag niyong hahayaang nabubulokan kayo. Kapag bulok na ang sili,
agad-agad mo nang palitan para mapalitan din ang grasyang pumapasok sa iyo. Papalitan ng mas marami, siksikliglig at nag-uumapaw. Marami nang nagpatunay na naglagay sila ng sili, sinamahan pa nila ng kalamansi at nagtatagumpay ang kanilang mga tindahan, mga store at mga pwesto. Ganyan kaganda ang sili. Atin nga ka Money Magnet ang mga pangpaswerteng na ibibigay sa atin ng sili, lalo na sa ating mga negosyo. Kaya't kung ikaw ay magninegosyo, bigyang pansin mo ang paglalagay ng sili para sa tagumpay nito. Basta tatandaan lang mga ka Money Magnet na ang mga bagay na yan ay gabay lamang. Manatili pa rin tayong kumikilos at nagtatrabaho, may positibong isipan at nananalig sa Diyos upang tayo'y magtagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!